Uy, nandiyan na pala kayo. What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. This is Jonas and I'm your The Great Nash. Alright, time check is 11:55. Okay, today is Sunday, January 19, 2020. So, mangyari today is pupunta tayo ng Cavite. And i-check natin doon kung kumusta yung bahay na kinuha ko. And gusto ko pakita sa inyo kung saan lugar at saka para magkaroon kayo ng idea kung paano anong klaseng bahay dapat ang kukunin and ano ba yung mangyayari o anong proseso nyo para makakuha ng bahay through Pag-ibig. Okay, so manggagaling tayo dito ngayon sa Las Piñas, pupunta tayo ng Naig, Cavite. Right, so let's go! Hello! Bye-bye! Iwan mo na kita! Alright guys, so nagutom na kami, no? Bago tayo tumuloy doon sa biyahe, sa Cavite, kain muna tayo dito sa Ninangan. Sikat tong kainin na to sa seafood, mga paluto. And gutom na ako, tara! Alright guys, so tapos ang kiluhin o timbangin yung ating mga binili, bayad muna tayo sa cashier. Alright guys, andito na tayo sa may boundary na ng Tanja Azaka Naik and malapit natin sa bahay. Itong area na to, bago ako pumasok sa kanto, ito yung dating ginagawang uni-wide kaso hindi natuloy. Hindi ko alam kung anong year to pero hindi talaga siya tinuloy. So after na ito, uni-wide, kakakaliwa na tayo. Right? So ito yung dating uni-wide. Guys, andito na tayo ngayon sa Naik and andito na tayo sa pinaka-model ng bahay. Ganito yung bahay na kinuha ko. Ito kasi nasa ano lang siya eh, dito sa may bungad lang. Anong phase to kuya? Phase 1. Saan yung phase 2? Pasinaya? Sa likod. Okay. Nakipag-usap ako dun sa guard nung alam pang hindi ko alam. So ngayon, phase 1 yung pupunta natin. Actually, dito yung pinaka-model niya. And yung kinuha kong bahay ko kasi is sa phase 3. Mamaya pupunta tayo doon. And ang ganda ng bahay na pagkakatayo. And yun, gusto ko pakita sa inyo. Tara. Ito talaga, duplex ang tawag dito sa bahay na to. Dalawang palapat, hati sa gitna, isang buong building, tapos hati sa gitna. So duplex ang tawag dito. Yung kalahati, o baga yung kabila, sa akin, ang kabila naman, kapitbahay. So, yun. So, hindi ka malulungkot kung wala kang kasama sa bahay kasi may kapitbahay ka naman. And, tara, pasokin natin. Ito yung pinaka-main door niya. Pasok tayo. Ayan. Ito yung pinaka-baba niya. Ayan. Sa first floor, dito na yung ano, ito yung pinaka-model niya. Dito yung may lababo. CR. Ito yung pinaka-CR. Okay. Ito naman po yung labas. Kung mayroon kang laundry, ito yung pinaka-laundry area dito.
And dito sa side, kung kabilang side ka, ito yung pinaka-parking. So yung pinaka-parking na to, kalahati. Dalawa sasakyan, isa dito, isa dito. So halos dalawa sasakyan yung... Kung gusto mo na mawala ka sasakyan, babakuran mo lang. Gawin mo rin yung dalawa, dugtong mo sa second floor. So malaki na yung bahay mo. Ito kasi 56 square meter. Oh my God! Wow! Yung lot area. So, kung gusto mong magkaroon ng negosyo, pwede mo ito kalahati. Tignan mo ng gano'n, tapos gawin mo ng tindahan. And, yun kasi yung ano ko eh. Yun kasi yung goal ko. Right? So, akit tayo sa taas. Yung second floor, ito yung second floor. Halos lang parehas, pero ito kasi ang tawag dito sa ganito, very tight. Ibig sabihin, ano pa siya, wala pa siyang division. Tapos, wala pa yung pinaka-ceiling niya. Ayan, ito, yan nyo po. Kung makita nyo, wala pa siyang isolation foam pa lang siya, isolation. And, kaya siya walang ganyan dahil, depende, gusto mong design, nung gagawin mo sa ceiling mo. And, wala pang division. Kung titingnan mo, ilang kwarto to. Pwede siyang dalawang kwarto eh. Dalawang kwarto magagawa dito. And, maganda kasi, ano, ganda dahil mataas yung bung. Pwede kang tumalang tala. Okay? So ngayon, ito. Mamaya malalaman nyo kung paano ba kumuha or paano ka ba magkaroon ng gandong bahay. Yun mga guys, no, nandito na tayo ngayon sa pinaka unit mismo na bahay ko. Nabubulol kasi ako eh. Pinaka unit ko. Or yung mismong unit ko. Ito na. Ito na yung mismo, yung bahay. So, mismo. May pintura na siya. Wala pang bubong, pero mabilis na lang to. And, syempre, nakakonstruct na eh. Ito yun. Kung tinatanong nyo ako kung paano ba magkakaroon o makakuha ng gantong bahay, syempre, unang-una, number one doon is may trabaho ka, di ba? And ang pangalawa dito is, syempre, membro ka ng Pag-ibig. Syempre, pag nagtatrabaho kami, Pag-ibig, SSS, PhilHealth, etc. ng mga benefits. Pero ang importante dito, kung gusto mo magkaroon ng bahay, importante yung meron kang Pag-ibig fund or Pag-ibig, membro ka ng Pag-ibig. Okay, so paano ba, sir? Kung tatanungin nyo ko, sir, paano ba ako makakuha ng bahay? Unang-una, syempre, mag-alam-alam, may Biblia ako, may kodigo ako dito, syempre, para hindi kayo malilito, di ba? Unang-una, syempre, magtanong-tanong ka sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo, sa katrabaho mo, and pwede ka rin mag-search sa social media kung paano ba kumuha ng bahay and through Pag-ibig. So, after nun, kailangan mong sumama at nag-iinteresado ka doon sa offer sa'yo or sa mismo nakita mo sa website or sa kilala mo. Kailangan mo lang sumama sa tripping. May schedule din sila sa tripping eh. Lagi yung Saturday and Sunday. Ang tripping nila, ang tawag dito is house tripping or homes tripping. Yan. So, ipapakita nila sa inyo kung ano yung mangyayari or ano yung saan yung lugar. Una dito, pagdating sa tripping na yon, sa araw na yon, is ang una-una is papakita sa inyo yung pinaka showroom. Yung showroom, yung pinaka model ng bahay. Pangalawa, afternoon, isi-seminar kayo. Isi-seminar kayo paano maka-avail sa Pag-ibig. And andun yung mga question and question facts, mga ganun, mga question mo, tapos sagutin nandoon. And ipapakita rin sa inyo pinaka-actual site ng pagtatayuan ng bahay. Next is afternoon, pag nagustuhan mo, bibigay ka lang ng mag-a-ask lang sila ng reservation fee na para magkaroon ka ng unit. And pipili ka na ng unit. Tapos fill up ka doon sa form,
Yun, sabi ko kanina, pipili ka na ng unit kung saan bumanda. Iba-iba to, merong mga merong equity and walang equity, right? Ngayon, pagkatapos, bigyan yung form, hintayin mo lang yung process kasi si developer, sila yung makipag-coordinate sa pag-ibig. And then, si pag-ibig naman, sila yung mag-approve doon sa bahay na loan mo. And i-inform ka na lang na approve na yung loan mo. Okay? And ang maganda rito, dito sa kinuha ko kasi, wala siyang equity. Ang binayaran ko lang dito ay ang pag-install ng tubig, kuryente. Meron pala akong equity dito kasi nagpalipat ako ng pwesto. Dati kasi sa dulo ako. Nandito ako sa may bandang bungad. Kaya meron akong equity na dinagdag 8,000 lang naman. And yun, kung gusto mo makasiguro, ma-reserve ka na. Bigyan ka na reservation fee. And yung pang-installment ng water and saka ano. And yung iba kasi, meron naman talaga equity. Ang maganda lang kasi dito is no equity. Kaya sobrang excited ako. So ngayon, kung gusto mo magkabahay, gawa na. Mag-action ka na ngayon. Ngayon pa lang. Hanap ka na ng kaibigan mo. Hanap ka na ng mga pwedeng resources na makakuha ka ng bahay. Okay? So, yun. I am happy na may bahay na ako. And hihintayin ko na lang na mag-turn over sa akin. Thank you for watching my vlog and click subscribe and yung maliit notification bell para updated ka sa lahat ng video yung i-upload ko every time na merong mga bago. Pero always lagi natin tatandaan na always ingatan ang ating katawan kasi ito ang ating puhunan. Bye!